Che-check tayo ngayon ng vibe clearance ni ADV-160 natin. As per user manual kasi every 6,000 kilometers dapat chine-check. Pero ito, naka 20,000 na, hindi ko pa siya na-check. Medyo nawala lang sa isip ko, tsaka medyo na-busy rin kasi kaya ngayon ko lang siya ma-check talaga. Nabaklas ko na rin yung mga dapat baklasin para may full access na tayo. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan baklasin tsaka yung pagbabalik nila. So mga kailangan natin baklasin dito is yung upuan, grab bar or top box bracket, tapos yung cylinder head cover, ayan, naroon yung 5 bolts, tapos nakabit doon itong bracket ng O2 sensor, ayan, tapos yung breeder hose kailangan din natin alisin, tsaka itong cover ng access para sa spark plug, yan mo rin i-access yung cylinder head pag mag-check ka ng valve clearance. Tapos sinanggal ko rin itong cover ng CVT dito na plastic para mag-ipihit natin to kapag nag top dead center tayo. Ending radiator cover tsaka yung mga bolt nitong radiator mismo. Para naman masisilip natin yung TDC markings dito sa may magneto. Dito nyo pala makikita sa U-box or sa user manual meron din itong intake at exhaust natin na clearance, yung valve lash. Intake is 0.10 plus or minus 0.02 mm. Exhaust naman is 0.24 plus or minus 0.02 mm. Cold, ibig sabihin malamig yung makina. Ngayon, bago tayo mag-check ng valve clearance, kailangan muna natin siyang i-top dead center. Iikutin daw natin yung sigunyal hanggang sa tumapat yung marker sa magneto dun sa mismong body ng engine yan, merong palatandaan. Tapos dito rin sa may cam gear, ayan, meron ding palatandaan yan. Although mahirap makita doon kasi masikip yung pwesto. So kailangan nakagitna siya. Gamit tayo ng 22 mm para maikot natin yung sigunyal. Ayan. Tekniko pala dito para malaman ko kung malapit na ako sa top dead center. Isikot ko siya na merong maganet. Tapos ikot. Ayan. Ayan, isang ganon, nag-snap. Tapos isa pa ulit. Ayan, pangalawa. Tapos meron yan, ayan, na maganit ulit. Tapos mag-snap na lang yan na maliit. Yun, maliit na yan. Yan. Yung ganyang position is naka-relax na yung mga rocker arm natin. So, naka-sara na parehas yung intake tsaka yung exhaust valve. So, bandang gitna nyan, doon yung top dead center. Itatapat lang natin, check natin doon sa may magneto tsaka sa marker. Yung guhit na yon sa magneto, kita nyo ba? Yan, yung may guhit. So, nakatapat siya dun sa kontel. Ayan, yung parang marker na yan sa mismong engine. Ayan, ibig sabihin, nakatap dead center na tayo. So, galaw-galawin nyo lang dun sa sigunyal or pwedeng dito. Tapos, pagtapatin nyo yung guhit na yan dun sa kontel na yon. Tapos, yung sa cam gear, ayan, yung kontel na yon. Ito. Yan, dapat nakatapat yan sa sentro, sa gitna. Hirap lang pakita kasi sikip talaga eh. Pero for reference, ito yung illustration yan. Tapos dito naman sa side ng sigunyal, meron din niyang palatandaan. Kita niyo yung tuldok, ayan. Yung tuldok ng sigunyal, nakatapat naman yan dito. Dito, ayan. Ito niyo yung guhit na yan. Meron niyang guhit dyan na nakatapat dito. Pag naka-TDC kayo. Ayan, yung guhit na yan. Pakita ko rin sa inyo yung galaw ng rocker arm habang tinatap dead center. So, ikutin natin. Gagalaw yung exhaust. Ayan, exhaust gumagalaw. Ayan. Tapos, isang rotation ulit. Intake naman ang gagalaw. Ayan. Tapos, ito na yung compression stroke. Ito na yung time na angat na yung piston sa pinakataas. Ito. Ayan. Napansin ninyo, kahit galaw-galawin kong ganyan, hindi na gumagalaw yung mga rocker arm. Yan na yung rest position niya. So, yan na yung top dead center natin. Pero susundan natin yung marker, yung gitna nga nito, yun yung nakatapat, yun yung top dead center. Yan na. Exhaust, gumagalaw. Intake, gumagalaw. So, kapag okay na yan, naka-TDC na, sukatin na natin syempre yung mga valve clearance ng exhaust tsaka intake. Kailangan ko i-bend yan na ganyan para lang ma-access ko siya kasi medyo malalim siya. Sabi sa akin ng tropa natin na Honda mechanic si Mark, para daw mas madali, baklasin ko tong mga nut na to. Kaso ayoko pang galawin muna to, kasi nung sinukat ko naman, okay naman ang clearances eh. Na-check ko na rin kasi kanina, pero papakita ko sa inyo yung pagsusukat.
tsaka kung paano siya i-adjust kung sakali na wala na sa clearance. Suot natin dito sa intake, yan, dalawa yan kasi 4 valves to. Dalawa yung intake. Ito kakapain natin, isushoot natin dun sa may gap. Mas madali siyang kapain kung dito ka manggagaling sa ilalim. Kaya lang maharangan naman yung camera. Pero sige, ipasok ko muna dun sa pagitan. Singit ko na lang din tong clip ni Honda Click, yan. Ganyan din naman yan. Although ito, 2 valves lang. Ito kasi 4 valves. So kailangan dalawa yung sukatin natin na intake. Yan, napasok natin yung 0.10mm natin na filler gauge dun sa pagitan ng valve adjusting screw tsaka valve stem. Che-check natin ngayon kung mahigpit ba siya or maluwag ba siya. So kailangan i-move nyo yan left to right or galaw-galawin nyo ganun. Tapos dapat ano lang, konti lang yung drag na nararamdaman nyo. Hindi maluwag, hindi sobrang sikip. So itong intake natin na to, sakto lang yung clearance nya. Hindi siya masikip, hindi siya maluwag. Yan, napasok na rin sa kabilang side ng intake. So yung clearance nya, sakto lang din. Hindi siya sobrang sikip, hindi siya maluwag. Tama lang yung clearance. Ibig sabihin ko na may konting drag, yung konting ganit ba? Pag ginagalaw-galaw nyo na ganyan. Naramdaman ko yung konting ganit, pero hindi siya masikip, hindi rin siya maluwag. Itong intake natin na dalawa, okay pa, hindi kailangan ng adjustment. Saktong-sakto lang yung 0.10mm natin na filler gauge. Ito naman ang sukatan natin yung sa exhaust side na dalawa. 0.24mm, gagamitin ko is 0.20 tsaka 0.04. Kasi wala ako ng 0.24 na eksakto. Pagpatungin lang natin siyang ganyan, kasama natin sukatin. Ito ang pansin ko dito, medyo mahigpit siya ng konti. Yan, masyadong maganit. Hindi kagaya ng sa intake natin, sakto lang yung ganit niya. Yan. Mahigpit. So yung kabila, ganun din, mahigpit din. Try natin ang mas manipis na filler gauge. Try natin tong 0.23. 24 yung ginagamit natin kanina. Itong 0.23, medyo nabawasan ng konti yung ganit. Kaya ginagalaw ko, pero medyo maganit pa rin siya. Same din doon sa kabilang side, maganit talaga siya. Maganit. Try naman natin 0.22, yan. 0.18 tsaka 0.04. Pagsamayin ulit natin. Eksakto na yung tension nito. Yan, hindi siya sobrang ganit, hindi rin siya sobrang luwag. Tama-tama lang. Ibig sabihin niya, 0.22 na yung clearance nitong exhaust natin. Yung kabilang side, ganun din. Yan, sakto lang. Hindi masikip, hindi maluwag. Sakto lang yung drag. So, 0.22 na to. Ngayon, kailangan ba natin i-adjust yan? Pagka 0.22 na, imbis na 0.24. Not necessarily kasi meron siyang plus or minus na 0.02. So, kapag ang sukat na ng exhaust natin ay 0.22, 23, 25, or 26, pasok pa siya sa standard ni Honda. Yan. Kaya meron niyang plus or minus na 0.02. So, hindi ko na muna gagalawin yan. Kasi within specs pa naman siya. Tinanong ko na rin yan sa tropa na Honda mechanic dun sa Honda Guanson. Huwag ko na rin muna adjust kasi within specs pa naman. So, ganun din yung intake. May plus or minus 0.02 din. Pero depende na sa inyo. Pwede nyo namang i-adjust kung gusto nyo eksakto ng 0.24 tsaka 0.10. Pero ako hindi ko naman nagagalawin yung clearance nung exhaust ko. Kasi nga within specs pa naman. So yung intake natin is 0.10, saktong sakto yung clearance. Yung sa exhaust naman natin is 0.22, within pa siya dun sa specs na nilagay ni Honda na 0.24 plus or minus 0.02mm. Ngayon, for example, wala talaga siya sa specs. Kumbaga sobrang luwag na niya or humigpit na siya ng sobra. Para ma-adjust nyo naman yan, luluwagan nyo yung locking nut nito. Yan, dito, tsaka dito. Yan, pati yung exhaust meron din ito. 9mm na liyabe ang gagamitin nyo. Tapos alagay nyo yung filler gauge, yung saktong clearance. Tapos ito, pang-adjust nyo dun sa valve adjusting screw dito. Yan, meron yan dito. Sa gitna nito mismo. Tapos pagkalambawa, na-adjust nyo na, galaw-galawin nyo lang yung filler gauge, sakto na, tapos hawakan nyo lang maigi to, tapos saka nyo higpitan ulit yung locking nut nya. Yan, tapos after nyo mahigpitan, double check na lang kung hindi ba nagbago yung adjustment nyo. Yan, ganyan lang mag-adjust, pero dito feeling ka mas madali kung tatanggalin mo talaga tong bracket na dalawa para hindi nakaharang. Mas madali kasi mag-adjust kapag wala to.
Ang torque pala nito is 30 Newton meters. Yung apat na nut na yan ng cylinder head. Nalubot pa yung camera natin, pero balik na natin tong cylinder head cover. Dito ko pala pinadaan yan. Kabit muna natin yung breeder hose. Yan, ito. So bubukayin lang natin tong clip na to, tapos pasok natin doon. Yan, napasok na siya, nakalock na rin. Kabit na natin dito. Punasan nyo muna yung mga gilid-gilid para siguradong walang dumi. Punasan ko na yan eh. Balik natin yung mga tornilyo niya. Same size lang naman lahat yan. At magkabali-baliktad. Nakapaglapat na, i-torque naman natin siya ng 10 Newton meters lang. Start muna tayo sa 7. Sa taas, 7, 7, taas ulit, 7. Tapos ito nasa gilid, 7. Set naman natin ng 9 Newton meters. Ganun ulit, alternate. 9. Tapos agad na natin ng 10 Newton meters. 10. Tapos kabit naman natin tong dalawang bracket ng O2 sensor. Hindi ko lang kung kita sa camera. Pero dalawa yan na 8mm. Tong dalawang to 7 Newton meters na lang. 10 to eh, pero 7 ko na lang. Takot din kasi maghigpit sa ano eh, no? Sa engine part, saka maninipis na yung kabitan. Ano kaya yan, 7 Newton meters each. Tapos 8mm yung size. Tapos yung dalawang hose na to, balik nyo lang yan dito. Yan. May butas yan. Ito yung maliit. Ito yung pink na malaki. Mga drain hose. Tapos balik mo natin tong cover ng access ng spark plug at ng head. Shoot lang natin to, tsaka ito, dito. Tapos push. Ito muna, ibabaw, pa ganun. Let's make sure na nakashoot to. Shoot, tapos push na lang na ganun. Okay na yan. Tapos yung kanyang push clip. Tapos yung rubber matting. CBT cover, shoot natin to dito. Ayan, shoot natin. Tapos dito, shoot din natin. Ayan. Ito yung plastic part ng CBT cover. Tatlong 8mm na bolts. Allen bolt na 5mm. So, untight ko na lang to. Tapos 7 Newton meters dito sa tatlo. Op. 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 Itong apat na radiator mounting bolt. 1, 2, 3, 4. Untight na lang natin. Gamit tayo ng 10mm na T-wrench na mahaba. Mayroon din i-torque to kasi masikip. Natin may to-torque na maayos. Op. Paglapat na isang higpit lang. Up. Lapat kapraso higpit, lapat kapraso higpit. Tapos natin ng konti. Ito is 10 Newton meters ang nakalagay sa torque specs. Tapos yung radiator cover na tatlo, 8mm, hand tight na lang to kasi nga ito is plastic, hindi pwedeng i torque wrench to. Yan, pagkalapat na, higpitan natin ng liyabe. Kapraso lang. Kasi nga, plastic lang. Hop. Tapos ito din. Hop. 8mm. Hop. So, yung upuan na lang, U-box, saka yung top box bracket. Pero basic na lang yan. Kaya-kaya nyo na ikabit yan. Na naglinis din ako ng throttle body, kaya hindi ko na napakita yung paggabit ng upuan.
exercise para pantay kaya ng pulley drive base. Alam, madaanan niya lahat. Ano nga bang pwedeng mangyari kapag halimbawa maluwag yung clearance ng intake or exhaust na mga valves natin? Una-una niyo mapapansin dyan, parang ano siya, malagitik, or yung tinatawag nila na valve clutter. Tapos sa intake, kapag maluwag yan, parang delay yung pagbuka niya nung barbula natin, tapos parang kukunti lang yung pumapasok sa chamber na air and fuel mix. Siyempre, pag kukunti yun, magkukos yan ng parang mahina yung power. Ayan ang mangyayari. Tapos sa exhaust naman, dahil nga delay din yung pagbuka niya, kukunti lang yung makakalabas na exhaust gases dun sa combustion chamber natin. Kumbaga parang pareha silang restricted na konti lang yung bukas nila kasi nga maluwag yung clearance. Ngayon, paano naman kapag masikip yung clearance? Kumbaga wala na siya sa proper specs, sobrang sikip na. O, sin yung tukod na? Kumbaga. So, mangyayari doon, syempre, hindi siya lapat kasi nga sobrang tukod na pwedeng nakaangat na siya na meron ng mga gaps dun sa intake at exhaust na valve. So, wala na siya sa tamang seat. Kumbaga, incorrectly seated yung mga valves natin. Ang delikado doon kasi pwede siya umumpog sa piston. So, pwede mabaliko yun yung mga barbola natin kapag katukod na yung clearance natin. Makaramdam kayo dyan ng performance decrease din. Tapos, prone din yan sa overheating kasi nga medyo may gap siya. So, makakalabas yung mga hot gases na nagkukos ng overheat din yan eh. Pero yun, delikado talaga din yung umpog. Parang uumpog siya sa piston. Pwede mangyari yung kapag yan nga, tukod ang clearance natin. Kaya maganda pa rin, sakto lang yung clearance or within spec yung clearance natin para mapanatili natin yung magandang performance ng makina natin. Tapos syempre yung fuel efficiency. Tapos syempre para maprolong natin yung lifespan ng engine natin. Kaya maganda, kailangan lagi nyo i-check yan. Or kung hindi nyo naman may check, siguro kahit mga 10,000 kasi 6,000 sa ano eh, sa user manual. So ako siguro ang gagawin ko na lang, every 10,000 na i-check ko siya, sabay na yung throttle body cleaning. Yung nilinis ko nga rin yung throttle body, sakto lang naman yung dumi, hindi pa siya sobrang dumi. Yan kasi yung pagdumi niyan is depende syempre din sa dinadaanan nyo kung magabok. Mas mabilis dumi yung throttle body. Pero yun ang gagawin ko, every 10,000, check ako ng valve clearance tapos isabay ko siya sa throttle body cleaning. Galing pala kami ni OBR sa Daang Katutubo Cafe. Pauwi na kami. Dito kami dumaan sa may San Jose. Kami ling tapos papasok nito kapuntang San Jose. Tarlac. Tapos ang lusot namin doon sa may New Clark City. Ang diretsyo na ng Clark diretsyo sa amin. Sa may Angeles. Kaku Cafe. Tapos dito nakabanking na ng konti. Tsaka loob na kalsada. Walang traffic. Ito ko na tapusin yung vlog. Diretso na kami ni OBR sa bahay. Siesta!